Arkangel, para mas maganda nga sana, since sila yung nagba ng carry, sana ang kinuha na lang nila agad is yung Bruno, no? Para matik to. Pero anyways, yun kasi yung medyo problema dito sa ano, sa lineup ng Arkangel since sa Kimi siya, tapos makukunat dito for Finesse Everest. Pero anyways, guys, pakilala muna natin yan. Ang dami nating chika. Red side natin ng Arkangel. Iso na gagamitin niya isang Joed. Saksa naman with this Uranus Ninja Killer para sa isang Choke. Kaya gagamit ng Selena and Sakuragi. 4-3, the joke for Kimi. Oh, pero naman sa Finesse Emperors dito, Admiral Doi for the Kajo Deity. Para sa Thams Roro. Pero eto na nga mga kaibigan. Sharky Jill Bautista, lag nakantabay kay Reg Moreno. Pero eto nga, balik na tayo sa ating laro. Mga kaibigan, 30 seconds pa lamang ang nakakalipas. Pero na-reset yung blue buff. Oh my G, medyo na-delay ng bahagya. Pero mas okay nga naman, isecure agad nila yung lead wonder sabay kuwa nung red buff, no? No, knowing na meron sila no, knowing na meron silang Kimi, so mataas talaga yung chance niya na pagka if ever na i-contest dito ng Finesse Emperors, automatic makaka-first blood sila. Pero anyways, mga kaibigan, nice objective taken here by Arkangel para sa ating laban. Yan, shoutout pala sa president natin, si Reg Moreno. President niya na nga comment section, pero napakasakit dito ni pareng Kuroko natin. Flex lang kung flex. Isa dito, sino ang tamang babatuhin? Sino nga ba talaga ang pipiliin ng ating laban ngayon? Patay yata. Flicker out para sa ating dalawang first blood. Nadali. Malayo kasi si Ani. Malayo si Kimi na nag-engage pa silang dalawa. Siguro akala nila sa kaya nilang patayin dun sa pagkakataong yun, dun sa pwestong yun. Kaya lumayo na si Sakuragi na sabi niya, sige, mag-blue buff muna ako para ma-secure mag-level 4 ako. Kasi pag nag-level 4 si Sakuragi, makakapagpigay agad siya ng damage. So instant, makikill niya agad yung isa o dalawa dun sa team ng FNS Emperor. Pero doon na lumamang yung Archangel sa early stage of the game. Parang ngayon nakakabawi-bawi na and nakakuha pa nga ng first blood. Yung ano pa, Bruno pa ang nakakakuha dito. So, malaking bagay. Ang pinapit na ng Bruno. Tsaka sinabi natin, Bruno gods talaga si Ayong. Ayong god. Kulang na lang maging Bruno god yung Ayong god eh. Pero, mga besties, sa ating laban ngayon, malaking bagay din talaga yung Bruno. Going back pala sa Bruno thought natin for Finesse Empress. Kasi ito din yung isa sa mga possible na marksman na talaga nga pang counter sa Uranus. Lalo-lalo na sa late game. Pero again, it's going to be a pause this time for Finesse Empress sa ating laban ngayon. Nako, tignan natin kung... kasi si Kimi nasa mid lane siya kanina. Pagkakuha niya ng blue buff, umakyat na siya. Tignan natin kung mabibigyan niya na ba ng malalang damage itong top lane natin or papabayaan niya. Pero ishare niya na yung stream sa mga ano natin dyan, mga idol natin, mga, para makapagbigay pa tayo ng dalawa, para may dalawa kaming katanungan para lamang sa in. Ganun-ganun lang. Basic lang, di ba? Manunod lang kayo, it's 500. Oh, dali. Baka naka-focus. Ayan, Magic Wheel. Yeah, Magic Wheel, Magic Wheel. Yan, Magic Wheel, shoutout kay ano, sa presidente nyo. Ito din, presidente nyo, best, no? Oo, yan. Shoutout sa inyo. Ito na. Do hereby blah, blah, blah. Anyways, nice injector para isang dito sa lahat ng laban ngayon sa Akuragi. Nandito lang din naman nagpo-push ng turret. So, si Kimi talaga more on objective talaga sa early part of the game. Push kung push kasi DPS-wise talaga lalabang siya dito. Nako. Sa Bruno. Pero anyways, mga kaibigan, nandito na sumama si parang keke natin ng Arkangel against this... Uy, nausog! Nausog? Nausog! Nakali yung Kimi. Ito na kaya. Hindi ko masisira ito eh. Matik siguro. Kuro ko dito, nakuputi naman lang din naman ang stop of full force ni Ison. Pero nandito na ang backup ng tropa ng Finesse Empress natin ngayon. Contra Inferno para sa isang Thames. And dalawa ang napatay dito. Bottom lane side naman natin, napatay dito si Ayong God. Nako, naipit yung dalawa dun sa top lane. So para sa akin, mas malaki pa rin yung nakuha nung FNS Emperor dun. Kasi nakadalawa sila eh. Nakadalawa silang kill. Ano pa, Selena and Kimi, napatigil agad nila yung ano, yung Kimi sa pagfa-farm o dun sa oras na kailangan niya makakuha pa. Kasi kanina lamang siya sa level eh. Level 6 siya kanina sa top lane eh. Ngayon level 6 pa rin siya, samantalang ayong gade, kumbaga nakabawi na rin dun sa nangyaring problema dahil nga nakuhanan siya ng red buff dun sa bottom lane. And ngayon, first blood din siya eh. Oo, magalaking bagay din yun eh. First blood para sa Bruno. Actually, ito for, ano, for Arkangel, medyo matagal na yata yung pag-stay nila sa top lane kanina. Oo, kasi supposedly gusto nila mag-gank top or rather mag-push ng turret dito against Finesse Emperors. Pero dumating na lahat, na-clear na din yung minion wave nila pero pinilit pa rin nila mag-stay doon. But anyways mga best of nice map awareness na rin yan for Finesse Emperors. And objective wise, gaya na sinabi natin, lalamang dito ang Arkangel because of that Kimi peak turtle na ako nila para sa ating laban yan.
Pero yung bottom lane direct, tignan natin ng maigi. Mukhang nagkakaroon ng bakbakan si Saksha. Medyo makunat nga naman yan. And level gap ka dyan, level 6 yan. So malaking bagay pa rin yung isang level. May isang level, may isang skill kang madadagdagan dito. So may damage ka mararamdaman. And eto na nga, mukhang mabibigyan pa ng 2 players dito ng Arkangel. Pero kapag flicker out, naiba to ng saglit. Lahat ng skill or lahat ng spell ay nagamit na. Pero top lane, nakapatay din. Okay, Beacon. Dami na gamit nun guys ng mga skill. Pero anyways, kita natin dito tumatalbog ang ball at naiwan dito si Paris. Oh. Kita natin. Pero siya nga pala may gamit kanina ng show din na napansin natin dito for Arkangel. Napagandang Mamba out para sa kanya. Saktong-sakto ang shun po doon ng tropa natin, Cho. And enchanted talisman dito para kay Paris Saksa natin sa bottom lane side. And a third as well. Third as well para sa side ng Arkangel. Mabilis na yun para sa kanya. So magbabago na naman yung rotation. It's either umikot yung Uranus o magstay lane siya. So, dito naman sa bottom lane, alam nila na wala na silang isang tower, kailangan nila na mag-defend. Ang mangyayari dito is magka-counter-attack na or magka-counter-rotation na yung tropa ng FNS Emperor. Kasi sa panahon ngayon, kaya kanilang i-shutdown dito, si Kimi ng si Kimi. Pero top lane natin, kung mapapansin, dalawang fighter yun nandito, automatic pa pumunta ka sa bush, mamamatay ka. So, Kuroko lalaban sa tatlo. Medyo negative nga naman yan kahit na may Admiral Doy ka dyan. Pero ngayon parang tahimik si Admiral Doy, no? Hindi ko pa siya opera. Ito na. Ayan na, narinig tayo narinig guys. Tayo. Agad. Narinig niya Admiral Doy. Parang biglang, nagising bigla. May nakita agad. Pero nice divine judgment dito para sa side ng Finesse Emperors. Dalawa na napatay dito ng isang, ayong God. Pero yun nga lang, Admiral Doy nahuli dito. Giving a kill dito para kay Sakuragi natin. Kunat, no? Original Roro 777. Napatay dito. At guys, sinabi natin napakunat na isang Uranus para sa ating laban ngayon. Jit Kondo dito for Ninja Killa. Wala na buhay pero Ison. Grabe, gamit na ay mga beswap. Pero hindi pa rin patay ang paring Tamos natin dito ng Finesse Emperors. Ang ganda talaga ng tulong ng Cyclone ay, no? Sobrang laking tulong ng Cyclone ay kahit na hindi mo siya mahabol ng sobra. Basta nakuha mo yun, kaya mong tumagos sa pader. And nakita na nga natin yung pagtagos doon ng isang Joed. Kumbaga hindi agad kinukuha yan ng basta-basta. Yung iba kasi kinukuha ng yung parang, sige, kuhanin natin yung Cyclone tayo. Pero dapat, ang ginagawa, na-reset nga ng bahagi yun. Pero yun nga, balik tayo dun sa Cyclone ay na sinasabi natin. Dapat kasi may timing yun hindi basta-bastang pinagtitripa na sayang pan skateboard ko. Pero talaga malaking bagay yun guys, malaking tulong siya. Minsan nga lumalagpas yung iba dahil anyways, nice huli mga beswa para sa wild charge dito, patay si Paris Akuraga. Ito yung inaantay nating initiation coming for Finesse Emperors as a force para kay Ison kasi nga si Kuroko ang kanyang tinamaan para sa mga tropa nating Arkangel. Pero kita natin dito ang tropa naman natin coming for Finesse Empress ay napakarami lang din naman. Saksa sumapit na o sumama na sa ating laban ngayon at napakakunat na everyone guys at hindi sila umaalis doon. Pero Saksa nalabot na ang kanyang buhay dito. Keke, naku po, Saksa. Ninja Killa for that wave dragon para sa kanya. Pero buhay pa rin dito si pareng Kuroko. Agal ng laban mga kaibigan, pero papasok pa din dito si Ninja Killa at nakapatay pa, natanggalan ng isa and makakapitas pa dun. Na-ejector pa nga si Admiral Doy, pero makakatakas dahil nga may pakpak siya, hindi mo siya maaabot. So ang tagal nung nangyari dun, almost sabihin na natin mga 30 to 45 seconds siguro nangyari yung clash na yun. And isa lang yung napatay, kailangan, kung para sa akin, dapat yung Cho nag-top lane na lang, possible makabasag pa siya dito. Nakapag-objective pa, no? Hindi na siya sumama. Pero anyways, kita natin doon, isang lang coming from Muntika, masarunan ni Admiral God. Admiral God tuloy, ni Ayong God. Usually, kapag ka nakakita ka ng araw, gusto mo iwasan, pero nahihil na tatapakan mo. Pero kaya mga kaibigan, nahuli dito ni Admiral Doy, napatay lang din naman. Pero nandito na si Sakura, dito yung damage dito ng ating Kimi. Isama pa dito, si paring DT666 natin ang magagaling sa likod. Pero Kuroko, with that map vision lang din naman para sa side ng Finesse Empress, talagang binato. Pag hindi pa tumama yan, ewan ko na lang din. Yung sinabi niya dun sa kakampi niya, ito na, walang energy ang ating Kimi, pero tuloy-tuloy pa rin ang lover. Napakasakit. Narakit ata. Narakit. Hindi na matay. Muntik. Pero great objective dito or magandang objective para kay Ninja Killa and especially Saksha. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina pa Hindi kasi magbabago ng linya ang isang Uranus hanggat hindi siya nakakakuha ng pangalawang objective niya, which is the tower. So, possible, sumama na si Saksha sa clash ngayon. Kanina, nararamdaman niyo na naman siya and talaga namang kung kunat at kunat lang, isa siya sa makunat and tumatagal sa clash. Kita mo naman kaya niyang patulan yung tatlo pero mukhang lalaban. Pinasok sa loob. Para saan?
Mga kaibigan, baka lalabas na yung minion. Pero pinatagal lang ang laban. Medyo confusing yun, ha? Medyo para masira yun. Yung second death or third. Pero pwede sana nga sumama na lang din siya. Pero anyways, mga kaibigan, Wild Charge dito at patay si parang Kuroko natin dito, 666. Masama na lang sa gulo dito. 2 man down for the side of Finesse Emperors and the minus nage dito para sa side ng Arkangel. Wala yung Uranus nila. Pero parang sayang, no? Muntikan, oo. Pero kayang. Ang haba. Kasi kaya niya mabuhay. Kaya niya mabuhay doon, akyatin niya lang, umakyat lang siya, makakapagbitaw siya ng makakapagbitaw ng skill. Eh, ilang damage nung torrent yung tumama. Akala ko nga may Lord, kala ko sinisimulan nila yung Lord. Kasi, ang tagal nung laban, pero eto na nga, nakapatay pa, dalawa na lang yung natitira. Mga kaibigan, ayong God, masyadong malalim doon, ninja killa. Mukhang napiprehit pa, keke, nakapagbigay ng damage, pero double kill para kay Sakuragi and ma-open na yung turtle. Kailangan nila mag-ingat dito, mga kaibigan, or the Lord, pinasok pa nga out, nabigyan pa doon, ng napakasakit na damage, pero pinasok sa loob, keke, naku, kailangan mo mag-abisa ng araw para tumama. Grabe yung ginagawa dito ng ni Eason actually. Parang ramdam na ramdam mo yung ano niya, no? Yung bigat nung binubuhat niya. Kasi exacto yung... Tsaka parang ang taas. Eh, parang sa lahat ng joint, parang ito yung malayo yung nararating. Pero anyways, mga kaibigan, nahuli din sa ako lagi patay. Ang isang Kimi ng Arkangel, so minus agad sa damage dito. Although for Arkangel, nandito lang din naman si Saxa with that damage as well. At napakakunat na ng Uranus dito for the side of Arkangel. Item check tayo sa Bruno. Tignan natin ang kondisyon ng mga bagay dito. That is the Berserker's Fury together with the Endless Battle. 8k gold versus the 9k dito ng isang Kimi. At mas mataas sa kanya ang farm dito ng isang Cho. Meron pang show na may damage din. So automatic pagka nag-flicker sa kanya to, Web the Dragon agad palabas. Kasi ang nag-initiate ng away si Eason eh. So katulad sinabi mo, para sa akin malalim masyado si Eason. Pero kahit papano nakakabato naman siya eh. Nakakakuha naman siya ng kill eh. Pero eto na nga, nag-abisa laro para ma-face check yung pwestuhang yon. Impossible, meron nga tatlong nakaabang. Pero dalawa sa players eh, nabagsakan ng... batong galing sa lahat. Face check din talaga yun, no? Para malabas yung ano. Para lumabas kung sino ba talaga yung mga nakatago doon. Pero anyways guys, kita natin dito para sa ating laban ngayon. Sinisimula ng Arkangel and Lord. Nandito lang din naman tatlong players ng Arkangel para isuunat mga players. Coming from Finesse, Emperors, and Nareset. Yun Lord, mga kaibigan, kita natin si Kuroko dito ay nabato nila sa parang Kimi natin and Sax sa manggagaling sa likod. Kasama pa si Ninja Kila dito, saktong-sakto nasipa niya dito ay isang Bruno. I mean, isang Kaja, pero patay lang din naman medyo malalim at medyo malayo ang napuntaan ng kanya nasipa. Pero that is it for Arkangel Free Lord to for them. Kasi ang layo o napalayo na dito yung players coming from Finesse Emperors. Question here is, kung may magtatangke ba kasi possible mapatay? Actually, yun yung inaantay ko. Pag umikot yung ano niya, yung hawak niya, sigurado patay yun eh. Matik patay yun, talagang patay. Pero ang ganda ng combination ni Eason tsaka ni Keke. Kanina ko pa napapasin, every time na mag-i-ejector siya, nakasunod na yung Abyssal Arrow. So automatic tatamaan siya nung Abyssal Arrow pagka may na-hit siya doon and mababurst doon agad ni Keke dahil nga may Abyssal Trap na kasama yun. And alam naman natin yung burst damage dito ng isang Selena, talaga namang kahit hindi siya makakabigay ng ubos ng buhay, makakakalahati-kalahati pa rin yan. So for this one, Arkangel, kailangan nilang sabayan itong Sanctuary Lord sa middle lane para at least mas umangat pa sila ng bahagya. Tapos si Cho dito, possible dito na siya sa bottom lane para if ever masisira din yung panibag. Ang sakit! Napakasakit! Ito yung nangyari dun sa damage ng Selena mga beso. At ng lahat, di talaga automatic instant combo. Patay din dito ang isang player coming from this Finesse Empress. Pero last insight, di para kay Roro77 na dahil. Ayong God! Nabuhat, di parang Eason mga beso. Pero, yeah, flicker out para kay Roro pero patay pa rin. Coming from Ninja Kid ng mga beso. Isa na natitirang buhay. Dalawa na natitirang buhay for Finesse Empress. Yan si TD666 at si Kuroko. Kaso yung nga lang, it's a wipeout and a series win for Arkangel. Yun nga. Ang ganda nga ng ginawa dun. Yung Abyssal Arrow. Yun yung pinaka